Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., hindi madaling magmahal, lalo na at sobrang dalas mong masaktan. Ang totoong matatapang ay yung mga taong alam nilang masasaktan sila pero larga lang ng larga sa kawalan. Magandang araw sa inyo, Popoy at Bettina. Ako nga pala si Remy, short for Remiliano. At ako ay isang taong nagmamahal pero lagi namang nasasaktan. Please, kung mamarapatin ninyo ay ibabahagi ko ang nakadudurog ng puso kong kwento. Legit ito, walang halong biro. Napakadalas kong masaktan na daig ko pa ang kotse na kailangang ayusin after mabangga sa concrete barrier sa EDSA. Siguro na curious kayo na o sa kwento ng buhay ko. Hindi ko na nga patatagalin pa. Nagsimula ang lahat noong na-meet ko sa school si Corinne. Transferee si Corinne at siya ang naging talk of the town sa aming school. Siyempre, bilang marupok ako at sobrang excited na akong magka-jowa, ay ayun, larga agad at ginapang ko ang pagiging close namin ni Corinne. Sikat na sikat siya sa school. Nasa ilalim naman ako ng food chain. Hindi ako makalapit sa kanya. Dinibdib ko ang pagsemplang ko sa lupa, Popoy at Bettina. Masakit rin pala kahit na hindi naman naging kayo. Pinagmasdan ko lang si Corinne mula sa malayo. Hindi ako makausap ng matino noong mga panahon na yon. Umiyak-iyak pa nga ako kasi hindi man lang kami naging close ni Corinne. Nabalitaan nga ng mga classmates ko noon ang nangyari at syempre ikinuwento ko sa kanila ang nakakalungkot na pangyayaring yun. Ipinaramdam ko sa kanila yung lungkot na naramdaman ko talaga. Natapos ang school year na wala akong bukang bibig kundi ang nangyari sa akin. Popoy at Bettina, pagpasok ng panibagong school year ay saka ko naman nakilala si Hazel, ang valedictorian ng school namin. Bukod sa pagiging matalino ay sobrang bait pa ni Hazel. Nakaka-inlove talaga. Kaya heto, ligaw na agad ako. Straight to the point na. Pero tulad nga ng nangyari kay Corinne, na-busted ako ni Hazel. Malala ang mga salitang nabitiwan. Naging chismis of the school pa nga ang nangyari. Naging katatawanan ako sa school at bumalik na naman ako sa mundong punong-puno ng kalungkutan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. May mahal diba na ulit-ulitin siyang, diba? Na huwag kang tanga, ganyan. Sakit nyo na para sa lahat ng mga nakaka-relate niyan, ha? Ouch, bigati, di ba? Awit, mga kapamilyang kamarkada. O, sa'yo window natin para sa mga beshiwap natin na nakikiisa kami po sa inyo. May mahal na siyang iba. Hirap eh. Katanga. Huwag ka nga. Huwag ka nga nga. O, di ba? Huwag ka nga. Nang mahal na ba ko sa'yo? Ay, alam kong rap eh. Kala ko, pag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal. Ayarn! AG, thank you. Ay, si Alex, a rapper na rin siya ngayon, ha? Correct! Ganun talaga. Talented. Talentado talaga siya. Beshiwa. Mm-hmm. Ayan. But nga ba may mga ganyan mabilis pa sa high-speed machine kung ma-fall? Sabi ni Jeremy Quinones, kapamilyang kamorkada. Bakit nga ba, no? Wala nang isip-isip pa. Diba? Ligaw na. Yeah. Sabi naman niya Mark Louis Espiritu, lahat na siguro tayo nagiging sad pero dapat marunong ka ding pasayahin ang sarili mo. Think positive. Paano mo ba pasayahin
ang sarili mo. Marami akong alam. Gusto mo ituro paano ko sa iyo. Minsan kasi kailang self-service po eh. Alam mo yon, self-service. Hindi mo na antayin ng ibang tao para pasayahin ka. Ikaw na mismo. Pasayahin mo yung sarili mo. Beshi, mag-me time ka, di ba? Kutkutin mo, kalikutin mo, yung mga tipong paki, ganyan. Ano raw? Dututin mo. Kutkutin. Oo. Dutin. Mga ingro ano natin pa? Dyan. Ganyan. Ang sarap, ano eh. Pagka, ganun yung feeling pagka nahila mo. Sarap. The best. Pwede naman tayo maging masaya na gamit lamang ang ating mga kamay at ang dila. Alam mo ba yun, Bettina? Ha? Yung kamay lang ang alam ko, yung dila? Hindi ko alam yun po eh. Sige nga, ikaw ah, na. Pademo na rin. Eh, gusto mo ba? Gusto mo bang paligayahin kita sa pamamagitan ng aking kamay at ng dila? Ha? Sige. Gusto mo ba? Paano ba? Ha? Ilang kamay ba gusto mo? Kaya mo ba dalawang kamay? Ha? Kaya mo ba dalawa? Kailangan maging matalino ako sa pagsagot. Parang kaya naman. Kamay at dila lang to, paliligayahin kita, ha? Ha? Dalawa, kaya mo ha, dalawa. Okay, naku, sige medyo ko. Ano ha, matindi ka, Bettina, kaya dalawa ha. O ito, ready sige ka na ha? Ready na. Bilangan mo naman. Bilang ka, 3, 2, 1, ganun. 3, sabi two. Ko, 3, 2, 1, huwag mong ibahin. Nalilito ko eh, pagka-imito mo yung ano eh, bilang. Ang tagal na makarating na mensahe sa'yo. Okay, sige. 3, 2, 1. Saya yarn. Dito ka nga sa baba. Pwede namang isa lang kasi, pwede namang kasi isang kamay lang eh, 'di ba? Isang oh, 'di ba? Pwede naman. Ito kaya ka paligayahin din ito, boy. Ano? Lapit paano? Ka dito. Tinasad ko to sa ilong mo. Tinasad, kaya mo bang dalawa? Kakalikutin ko rin yung ilong mo. Yan, tingnan natin. Wait lang. Parang hindi magkakasya. Okay, sige. 12:55 ang oras maliit natin. Hindi magkakasya. Kasya nga. Okay, sige. Hi kay Fan One. Hello sa iyo dyan. DJ Bettina watching here sa Jeddah, KSA. Hello. And kay Ruth Ganasha, sabi niya, focus na lang sa work and family. Kahit masakit sa ulo, at least masaya makita ko sila. Masaya at mabigay yung mga gusto nila kahit pagod. Yarn. Yan. Oo. Ayan. Pero nakakatuwa naman itong si ano, no? Itong si, sino nga yung letter sender natin? Si Remy. Ayan, si Remiliano. Yun, dahil kay Corinne, hindi siya nakalapit, pero talagang parang dinibdib niya. Diba? Dinibdib niya. Samantala kay Hazel, nakalapit naman siya agad, nga lang, busted din talaga. Aba, eh, sa, ano nga, ikaw ba naman, diba? Nung una, wala kang ginawa, nasad ka. Nitong pangalawa, may ginawa ka na, natanggihan ka naman. Eh, sad boy talaga. Wala, kailangan gamitin mo talaga yung kamay at dila mo na lang kung paligaya ng sarili mo. Baka kinukulang sa diskarte si baby boy. Alam mo, wala nga mong kumuha ng mga patips mula sa expert na kagaya ni Popoy pagdating sa panliligaw. Kasi hindi rin yung basta-basta sugod ka lang yung bigla mong tatanungin yung babae na, pwede bang manligaw agad-agad? Nakaka-presko yun eh. Yan. Kailangan dahan-dahanin mo muna. Ganon. Oho. Diba? Yan. Ito siguro, no? Ako, na-imagine ko si Corinne, ang pinakaiba nila. Siguro si Corinne is strikingly beautiful. 'Di ba? Na parang ito 'yung sinasabi mo na teka lang, parang hindi ko siya ka-level. Pagdating sa panlabas na itsurahan. Ayan, masyado kang bumase doon, Remy. 'Di ba? Minsan ganyan tayo eh na judge na natin 'yung tao na ay hindi, mukha siyang mayaman, mukha siyang makinis, mukhang hindi na mo makikipag-usap sa akin, hindi ko na lalapitan. Samantala si Hazel ito, naman. Yes, oo. Tapos si Hazel naman, matalino siya, mabait, hindi man kagandahan pero nakakabilib talaga, very impressive naman. Yung very smart looking. Ayan. Ah, ito medyo kaya-kaya may to. Chance. Ayan, tapos hindi pala.
Ayan, tapos siya pala yung medyo may datingan na, che. May mga ganun. Ay, pangalawang beses pa nga lang nag-try eh, di ba? Ikaw nababastes, nababasted ka na ba, Poy? Nabasted ka How na I ba, wish. Ako talaga. Apaka ha, apaka. Isa daw yan talaga sa pinaka, ano, pinangahawakan ng mga babae. Kung ang mga lalaki, nagloloko minsan, yung mga babae, ang mga lalaki, ang daming kalokohan, ang babae may isang kapangyarihan lang daw talaga. Yan yung mambasted na sobrang sakit talaga. Diba? Kami lang may nabasted ganyan. Na. Hello? Nabasted na ako isang beses. Grade 6. Grade 6. Ang aga mo naman. Hindi naman. Siguro ako, bata pa ako. Pero kasi ayaw nga pumayag nung teacher ko noon. Sabi niya, huy, ano ka ba? Gumraduate ka muna. Ang busted? Yes. Siya nag-design. Teacher na. So, hindi counted yun, Poy. Hindi ka naman binasted ng girl. Ayan. Para doon sa mga kapamilyang kamorkada natin na laging nababasted, laban lang kayo ng laban, tuloy lang sa buhay, marami pang mga babae sa mundo. Ayan, Remy, huwag masyadong nalulungkot dyan. Sabi ni Carlo America, ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko ay yung pinaasa lang ako. Iniwan matapos makuha yung gusto sa akin. But that's the reality, walang manluloko kung walang magpapaloko. Ako, Carlo ha, ano kaya mga nakuha dito kay Carlo? Siyempre, nakapag-invest na yan ng mga, namuhunan ng mga pagkain na yan, Poy. Ang dami na sigurong napuhunan. Dear MOR Sad Boy, maraming beses na akong nabasted. Yes, Ronnie, alam namin. Ito na may nabasa. Okay. Sa isang tao o bagay, mabilis nating nakukuha. Automatic, mabilis din itong nawawala. Sabi ni Carlo. Sabi naman ni Kim Alay, parang yung mga dating nanligaw sa akin, unang chat pa lang, mahal agad. Diba? Uy, sa mga kalalakihan ha, I don't think nakaka-impress yan sa mga babae, no? Diba, na unang chat pa lang sa'yo, nagpapakilala pa lang, I love you na, ganyan. Alam nyo, parang ang dating ha, parang bolang-bola naman. Diba? Correct. Nambobola ka na nga kapag nanliligaw ka, binola mo pa. Kumbaga, laro na, nilaro mo pa. Huwag ganun. Diba, makipagkaibigan ka muna. Correct. Ang bilis-bilis ng iba natin, mga ninja dyan. Ewan ko ba sa inyo, saan nyo natutunan yan? Parang yung dating nanligaw sa akin. Oh, alam namin, Kim. Nabasa na rin pala. Ayan. Wow. Okay. Nasobrahan sa tiwala sa sarili. Huwag kasing pasok ng pasok. Yan tuloy nga nga ka. From Marvin. Hello muna kay Joe Honsay. Ng Honsay, syempre, nasa California, di ba? Joe Honsay. Hello sa inyo, sir, na nanonood sa atin ngayon. Nasaan pa? Okay. Tinawanan ka ni Marco. Haha, si teacher pala. Teacher pala yung nambasted. Okay. De, pero totoo, meron talaga akong niligawan ng grade 6. Na ayaw grade na ayaw six. Sa akin. As in, ayaw na ayaw niya sa akin. Pero mag-friends pa rin kami ngayon. But look at us paano now. Wala pa rin siya jowa. Bakit teka, ba kasi? Paano ba nanligaw? Grade 6 ka pa lang? Ano ba? Parang tao rin. Ay, yung mga ano lang yan, mga papi-papi love. Ganyan, forma-forma, boyfriend, girlfriend-girlfriend na kita, yung ganyan. Sa school lang naman kayo nakikita nun. Wala pa mga date-date. Walang ganyan. Hindi ka nagde-date sa canteen, hindi ka nagbibigay ng mga baon, ganyan. Nope. Wow. Nope. Kahit naman nung nag-college ako, hindi naman ako namimigay ng ganyan. Ano lang talaga, face value. Aba, face talaga. Value. Apaka. Yung mga naging... Sa bagay. Yung mga girlfriend ko noon ano, sinasabi nila your presence is much appreciated. Thank you for coming. Yes. I always come. That's one thing you should know about me. I always come. I always deliver. Talaga ba? Okay, boy, sige. Sample. Okay. No.
Parang yung mga dating naligaw sa akin. Chat-chat, mahalaga. Kim, alam namin ayun, yes. Oo, yun nabasa natin kanina yan. Pero nako, dito kaya second part ng ating story, mga kapamilya. May matututunan kayong diskarte. Itong si Remy. Ayan, sa bagay, dalawa pa lang naman, ano? Ang kanyang nadidiskartehan na sablay, semplang ang kanyang diskarte. Nga lang, syempre magkakaiba nga kasi ang pag-handle natin sa mga rejections, Bettina. Baka itong si, pumipiyok ako, nagbibinata. Baka itong si Remy, di ba, bit-bitin niya na yun, maging masyado maingat, pwede maging masyado maingat ka kasi, or pwede rin maging, maging parang wala na lang. Ayan, may nakakababa gusto ka, ng self-esteem, ha? Pag binasted, ha? Gusto kita. Gusto mo ba ako? Kung ayaw mo, sabihin mo na. Kasi ilang beses naman na ako nasaktan. Di ba may mga ganun, eh? Oo, papaano kaya niya iti-cheat yung susunod na babae o kung sino man na makikilala niya at magugustuhan niya? Or worse, baka, ay naku, ayoko na nga sa babae. Ah, sa lalaki na. Para maiba naman. Pero naman, guys, kung meron kayo mang... Kung meron kayo mga tips ng alan ng hayop. Pwede natin turuan, di ba? Itong si baby boy, sad boy, Remy, na mga pwedeng diskarte niya sa babae. Malay natin, di ba? Makikinig at makikinig yan. Meron ding iba dito nanonood lang. Makikikuha na lang din ng mga tips yan, di ba? Di ba? Makoy? Char. Ay, hindi naman sad boy. Okay, sige. Aras natin sa buong Philippines 104. Mula dito sa General Santos City. Ako po nag-iisang ate girl, ate pong maganda, Bettina Briones. At syempre ako naman po mula dito sa Marikina City, Metro Manila. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my guwap Popoy. Please continue on sharing our live streaming today para mas marami ang happy mga ka-family. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bettina, alam nyo ba na muntik na akong magpalipat ng school dahil sa sobrang kahihiyan na sinapit ko? Sobrang persistent ko kasi pagdating sa paniligaw. Mas lumala ito after na nangyari sa akin kay Corinne. Yung style ko na yon sa paniligaw ay hindi rin ikinatuwa naman ni Hazel. At nasigawan pa nga ako nito ng para ka namang linta kung makadikit sa akin. Please, tama na. May mukha ka pa bang iyaharap pagkatapos mong mabulyawan ng ganun? Tumigil na muna ako sa paghahanap ng magiging jowa. Tumigil na muna ako sa paghahanap ng magiging jowa ko that school year. Break muna ako sa mga babae, Popoy at Bettina. That is until naging ka-close ko ang classmate kong si Gigi. Matagal na kaming magkaklase nitong si Gigi. Simula pa siguro noong elementary pa lamang kami. Hindi ko siya masyadong napapansin noon kasi to be honest, hindi lang talaga siya nag-stand out. Ngayon ay ibang-iba na siya. Maganda, matalino, at ubod ng bait. Nag-umpisa kami na mag-hang out hanggang sa nagkaroon na kami ng mutual understanding. Hindi pa kami ni Gigi to be exact, pero exclusive na kami na nagde-date. Okay naman ako sa ganoon. At least, hindi na ako napagkatawanan at hindi na rin ako mag-isa. May Gigi na ako at sa mga oras na yon ay wala na akong mahihiling pang iba. Pero ayun, nagka-boyfriend ng iba si Gigi habang exclusively dating daw kami. Nasulot ng varsity player na ang alam lang ay ang mag-shoot ng bola sa ring. Porket mas may itsura sa akin, ay siya agad ang pinili ni Gigi. Nakakasakit talaga ng feelings, Popoy at Bettina. Pakiramdam ko talaga noon, I was betrayed. Naniwala ako na ako lang ang nakaka-date niya hanggang sa maging ready na siya na magka-jowa. Ayun pala, may iba pang nakapila sa kanya. At ang masaklap pa dito
ay noong tanungin ko na si Gigi kung bakit niya ako iniwan sa ere, ang tanging sagot niya lang sa akin ay nakakahiya kasing tumanggi sa kanya. Ang bait kasi ng pagkakataon ng pagkatao niya. Ayoko naman na maging mean doon sa player na boyfriend ko na ngayon. Hi, Gigi. Isa kang anghel na may hawak na espada. Hiniwa-hiwa mo nga lang ang puso ko at sabay inilublob sa mainit na mantika. Kung hindi lang talaga sobrang bait nitong si Gigi, baka inaway ko na siya noon. Bakit kaya ganun, no? Kapag hindi ka nag-effort, malakas ang chance na mabasted ka. Kapag sinobrahan mo naman ang paniligaw, nasasabihan ka naman na para kang linta. Pag ganito namang chill-chill ka lang, iiwanan ka naman. Sobrang hirap talagang ispilingin ng mga babae. Kung hindi lang talaga ako madaling ma-fall, puyo talaga kayong lahat sa akin. Ang sakit kaya sa puso ng ganun? Yung lagi ka nalang nasasaktan. Popoy at Bettina, sa ngayon ay talagang time out na muna ako sa mga cutie girls. Nakakapagod ng umiyak pagka nasasaktan. Magpo-focus na lamang muna ako sa pag-aaral. May nakilala kasi akong ka-study partner ko. Mika ang pangalan niya. At sobrang nagagawa niya na mag-focus ako sa pag-aaral ko. Many thanks sa pagbabasa ng story kong ito, Popoy at Bettina. And please, wish me luck sa pag-aaral ko. All the best, Remy. Napagod din. Ayan, pagpagod naman ligaw, ayaw nung masaktan at mabasted, edi wag naman ligaw. Ganyan, Remy, ha? Focus na daw sa pag-aaral. Eh, kaso may isa na namang babaeng nakilala. Eto na naman, sa dulo, mukhang it's a prank. Parang ganun, ha? O, itag nyo nga dito sa kwentong to, no? Yung mga kaibigan nyo, mga classmate nyo, na lahat na lang na nakilalang babae, niligawan. Meron akong kaibigan na ganyan. Meron akong kaibigan na ganyan. Alam mo yon, lahat ng pinakilala sa kanya, kaibigan, naging kaibigan. Alam mo yun, nakikipagbarkada lang naman yung babae. Ba, na-inlove na, tapos niligaw. No, man! Men! Ba't ganun ka, men? Lahat na lang na mahaba buhok, lahat na lang na marunong magpalda. Bakit? Hindi naman kailangan. Juan-juwa. Tapos, meron lang silang, ano, ba diba, konti na pagkakatawag nito, pagkakapareho. Halo, gusto niya rin itong music na to. Parang, in love na ako sa kanya. Oh, talaga ba? Favorite niya rin to. In love na ako sa kanya. Tapos, ano? Ang sarap tapos, meron pa. Yatan, eh, no? Nagpahatid lang. Nagmomotor-motor, ganyan. Papahatid. Siguro, yung isang paghatid, wala pang ibig sabihin. Pero yung pangalawa ng paghatid, ayun na, ay, favorite na ako niyan, eh. Maligawan na nga to. Diba? May mga ganyan na. Totoo ba yan? Ka dyan. Nakiangkas na sa motor, gusto na syutain. Bayan. Ito pa malala po eh. Pangalawang araw pa lang na nakiangkas sa motor yung babae, binakuran niya na agad, diba? Tapos ma-hurt her. Pre, parang ang hirap talaga. Ganyan. Hindi siya umangkas sa akin ngayong araw na to. Ang sakit. Wow, baby. Yeah, sakit eh. Eh, close na kami. Kailan? Nung magkaangkas kayo? Natural, di naman pwede masyado lumayo yan kapag magkaangkas kayo. Diba? Kaya close talaga kayo noon pagka magkaangkas kayo sa motorsiklo. Ewan. Iba rin talaga eh, no? Tag your classmates, tag your friends na lahat nalang na napadikit at nakilalang kaibigan na babae ay niligawan. Marami ako niyan. Yung inoferan ka lang ng babae ng something, ganyan, iisipin mo agad, crush ako nito, my God, in love na rin ako sa kanya.
Tukin kita dyan eh. Oo. Ayan. Ang sweet niya sa akin. Kinakausap niya ako. Ganyan. Pero alam niyo ha, guys, okay, sa mga boylets natin, ano, na mga nakikinig, hindi naman dapat kasing ganun. Meron talaga mga nakikipagkaibigan lang sa atin. Diba? Hindi naman dapat natin ligawan agad. Halimbawa, si Bettina, may tsura, magaling, nakikipagkaibigan sa'yo, machika na tao, na-impress ka. Kailangan ba nating ligawan agad at baka makuha pa ng iba? Hindi naman sa pag-ano, no? You protect yourself also. Ayan, sa rejections. Lalo na kapag ka nagkakasunod-sunod na, makipagkaibigan ka lang, just enjoy the moment. Just enjoy the friendship. Diba? Ganun lang. Huwag yung ano, yung iba kasi parang gigil na gigil na magka-jowa. Yes. Well, alam mo, susuportahan pa kita, Remy, kung medyo may edad ka na. Pero look at you, sabi mo nga, good luck niyo naman po ako sa pag-aaral ko. Mag-aaral ka na lang muna. Ayan. Although, syempre, nakatulong ang pagkakaroon ng jowa kapag ka ikaw ay nag-aaral, na-inspire ka. Ayan. Pero kapag ka ganito, na puro rejections ang nakukuha mo, di ba? At kulang na lang ay hiramin mo sa teacher mo yung ano tawag mo dyan, yung pangalan ng lahat ng mga pwedeng join, iisa-isahin mo ng, ay naku, may kaklase akong ganyan, yung attendance sheet. Oh, parang lahat na lang ng babae nandun. Oh, parang ano ba to? Sino na lang ba hindi mo niligawan dito? Ang ganyan. Hindi, lahat halos, ng mga babae. Lahat ng babae sa listahan, free names niya. Ganyan. Kung sino yes. Yung medyo, diba? Medyo, ay lovers, okay kami na to. Liligawan ko to. Diba? Relax lang. Kalma ka dyan, okay? Hindi ka mauubusan, bata ka pa. Kung ang gusto mo, i-cheer ka namin para sa pag-aaral mo, gagawin namin yan. Kahit i-sponsor ko pang isang araw na go undeserved mo. 25, yeah. Tama ba yun? I-gcash natin yung 25 pesos na yan para lang mabuhayan ka ng loob na mag-aral na mabuti. Huwag munang manligaw, baby boy. At sa lahat ng mga impulsive baby boys natin dyan, kumalma kayo, okay? Sabi ni Percy Rivera, wag na kasi manligaw para hindi masaktan. Gawan na lang kasi ng mabuti ang babaeng gusto nyo para mahulog ang loob nila sa'yo. Ayan, mahirap din kasi yung ligaw ka ng ligaw, tapos yung gusto mo ng ligawan, gusto lang mag-aral. Diba? Or yun nga, worse, gusto pala ay varsity player, yung mga ganyan. O yung isa, gusto high profile din na, diba? Kumbaga, nakikipaglapit ka na lang, makipagkaibigan ka na lang din muna. Mag-aral ka. Pero kung ganito na tuloy-tuloy yung nare-reject siya po, eh, pwede niya naman i-assess din yung sarili niya. Anong mali, di ba? Ano bang mali sa'yo? Ano bang mali sa style mo? Baka dun din. Kung seryoso ka talaga na gustong-gusto at kating-kati ka na magkaroon ng jowa, i-assess mo. Ano bang kulang sa'kin? Baka medyo parang sobra na tong kapreskuhan ko. Ah. Baka yung style ko hindi benta sa mga babae. Ganyan. Aralin mo ng mabuti. I-perfect mo yan. Parang yung quiz mo. Okay? Yan muna yung una na natin po pwedeng sabihin sa'yo. Oh, sabi ni Rochelle Kinsaat, number one rule, never expect, never assume. Tama naman yun. Diba? Huwag ka masyadong manage your expectations, baby. Ayan, hello po sa mga, ito. Oo, good luck sa inyo, ha? Ayan, may defense next week ang mga estudyante ng ISNHS STEM. Ayan, happy birthday kaya CJ Carino. Yan, at hello rin sa Kinsaat and Lopez families. Salamat po. Thank you, Rochelle. Dear MOR Sad Boy, dami kong tawa kay Kuya Sender. Sarap batukan from Rowella, Lowella Dumaog. Yan. Dami kong baby boy. Bago ligawan, timingan mo muna. Kunin mo muna yung tiwala. Kilalanin mo muna. Kailangan dumaan kayo muna sa closeness bago mo ligawan. Sabi ni Ronnie Texun. Hindi naman lahat ng magugustuhan natin, makukuha natin. Kung na-reject tayo o na-busted, bangon, gawin natin motivation talaga to become better person. Walang masamang ma-reject o ma-busted. Natural lang talaga ito sa buhay natin. Hindi lahat papabor sa atin. Hindi lahat magugustuhan tayo. Pero masakit din talagang ma-busted. Hindi po pwedeng hindi mo i-personalin to eh. Diba? Kasi talaga makukustyo mo yung sarili mo eh. Kulang ba ako? Parang hindi ba ako sapat? At bilang tao, mga ganyan. Mm-hmm.
Ayan. Happy, happy birthday kay Irish Tangi from Abenoha Al Shane. Benicio. Papoy at Bitina, isa rin akong DJ. Okay, ako pala si DJ Coco Martin. Kumukokoy! Aba talaga. Okay, sige. Mabuting nalaman naming lahat. Welcome, welcome. Wow, try. Thank you for watching. Ayan, si Maria Marjorie Sagido, sabi niya, ako, focus na muna ako sa module at trabaho. Nagtatapos, magtatapos na ako ng aral. Lahat ng babae, kapag katapos ka na mag-aral, ligawan mo na lahat ng babae. Ayan, basta tapos mo na yung pag-aaral mo, kuya. Ayan, tsaka ka dun magpaka-busy, di ba? Oo, kapag may napatunayan ka na rin sa school. Ayan, mahirap kasi forma tayo ng forma, expect ka ng expect, nasasaktan ka. Hindi mo alam, mas masasaktan ka pa kapag hindi ka napasama sa mga ka-graduate. Mas masakit yun. Ang pinakamasakit. Totoo, mamumula ang mga naman grades mo. Oh, papalikan mo na naman yung, nako, yung inaral mo na dati, kung pinasa mo lang, ito na yung pinag-aralan ko nun. Kaya ka nandyan, hindi mo pinagbuti. Ang pinagbuti mo, maghanap ng jowa. Kaya mas mabuti pa, sasabihin na namin ni Bettina kung ano ba ang say namin para sa kwento mo, Remy. One 24 oras natin sa buong Philippines, kapamilyang kamorkada. Nako, Remiliano, tigil-tigilan mo kami. Pinapasabi ng tatay mo, humanda ka sa kanya. Remiliano pa naman din yung pangalan mo. Ayan, kapamilyang kamorkada. O, hindi naman talaga may iwasan yung ganito. Lalo at bata pa si Remy, di ba? Parang mapusok pa yan eh. Lahat ng gusto niya, gusto niya. Sige, gagawan ko ng paraan, ganyan, susubukan ko. Sige, manliligaw ako kapag may nagustuhan ako, natipuhan ako. Pero hinay-hinay ka lang. Baka kasi matisod ka, beshi. Baka kasi magkamali ka. Ang bilis-bilis mo pa naman din madistract, nakakaloka. Ako, natatakot ako, ha? Sa huling parte ng kwento mo, sinasabi mo sa amin na nakafocus ka rin sa pag-aaral mo, pero may isa pang babae na nabanggit doon. Hindi ko alam kung paanong pagpo-focus ang gagawin mo. Baka bukas sa makalawa, kwento mo na naman ang mababasa namin at na-prank mo kaming lahat. Nakakaloka ka. So yun, kalma-kalma ka lang, okay? Masyado ka lang sigurong mabilis, kaya ikaw napapahamak ganito. Masyadong hindi mo pinag-iisipan yung mga bagay-bagay, kung ano yung mga the moves na maganda, beshi. Kapag kaganyan kasi, yung panliligaw, hindi yan basta-basta pag naisipan mo. Sige, gagawin ko to bukas na bukas din. Na walang paghahanda. Malalaman at ma-feel ng babae yan na parang, ano ba to? Talaga ba seryoso siya sa akin? Or ano lang, laro-laro lang. Ano ba? Yan siguro yung nakikita ng mga babae sa'yo. Oo, kaya hindi nila pinagkakatiwalaan yung offer mong panliligaw. Okay? Kalma-kalma ka lang. Okay lang yan sa ngayon. Tanggapin mo. Nakaka-frustrate nga, nakaka-disappoint yung mga rejections na yan. Pero okay lang. Sabi nga nila, Beshi Wap, when nothing goes right, go left. Ikaw pa din may manubela. Ikaw pa rin may hawak ng manubela ng buhay mo. Tuloy-tuloy ka lang, okay? Doon ka na naman mag-focus sa ibang bagay. Kung hindi pa okay itong daan na ito. Lahat naman tayo nakaka-experience ng roadblock. So, get it now. Good luck. Ano nga ulit yun? When nothing goes right, go left. Go left. When nothing goes... Malibay pag... When nothing goes right, go left. Masyadong na madali. When nothing goes right, go left. Ganun. Ito, nagigigil din naman ako sa iyo. Dapat ano mo, ino-on mo agad yung mic mo pagka may mali. Okay, tama yan. Natahimik na siya. Naiyak tuloy ako. Na-stop ka! Naghang. Hindi rin makapaniwala yung ano eh, yung internet connection ko sa punchline mong yan. Pero totoo yun. Umipa ka na muna ng direksyon. Maraming salamat, Bettina. Pero tama yun, ha? Ang sabi ng ate mo maganda. Ha? Sana napakinggan mo ng malinaw na malinaw, Remy.
'di ba? Eh alam mo, unang-una ang gusto kong sabihin sa'yo bilang kapwa kita lalaki, kapwa kita napagdaanan yung mga panliligaw na 'yan, 'di ba? Eh talaga naman nakaka-enjoy. 'Di ba? Talaga nakaka-challenge, iba yung saya kapag ka ikaw ay merong pinopormahan, merong nililigawan, merong inspirasyon. 'Di ba? Pero kung akala mo ay kasama 'yan sa formula para ikaw ay maging successful as a person, well, as a student muna, 'di ba? Eh nagkakamali ka. 'Di ba? Hindi ganoon. Hindi dahil sa may jowa na yung mga kabarkada mo, 'di ba? Baka kasi ikaw nagjowang-jowa ka na halos, sabi ko nga kanina, parang lahat na lang ng mga nakilala mong babae gusto mong jowain. Hindi. Diba, hindi ka nag-i-invest ng tama. Actually, yung iba nga parang na-shoo away mo pa. Diba, na itataboy mo. Mabait sana siyang kaibigan, katulad yung kanina, yung valedictorian. What if you just took care of the friendship that you had with her? Diba, at hindi mo siya niligawan. Edi sana meron kang nalalapitan na medyo brainy-brainy na ano no, no? Na kaibigan. Kung sakaling di mo siya niligawan kasi iwasan ka, well, karamihan na no, iniiwasan ka kapag ka napasted ka nila kasi ano ba to, lalapit tapos maniligaw kasi hindi rin nakakaganda yan sa mga kababaihan. Kahit ano pa ang itsura mo, wag mong iisipin na pangit ka, di ba? Wag mong, kasi nga sabi ko yung iba ay talagang pumapasok sa school para mag-aral, di ba? Para mag-aral lang at yun lang ang gagawin para pagandahin ang kanilang grades. Ayaw muna nila yung mga jowa-jowa na yan. Di ba? Huwag mo madaliin. Kung nape-pressure ka nga dahil yung iba ang ganda nilang tingnan, may inihahatid na si ganito, yung kaklase ko, meron na siyang ka-chat, meron na siyang kausap. Ganyan din naman nung panahon namin. Di ba? May kausap na sa telepono, may check, nakauwi ka na ba? Yan, tatawag ka, may iahatid, sasakayan. Alam mo, parang meron kang responsibility. Ayan, outside of the school. Ayan, kahit sa paghahatid man lang, pangungumusta sa jowa mo. But that's not always the case. Diba? Marami ka pa rin responsibilidad para sa sarili mo ngayon. Yun na lamang yung isipin mo. No? Pag-aigihin mo ang pag-aaral mo, i-enjoy mo yan ngayon. Eh kapag kahanap ka na ng hanap, wala ka makita, hayaan mo. Sabi nga nila, diba, huwag niyong hanapin. Mag-a-appear yan sa harap mo. Ngayong school year ba yan? Next school year? Or sa kahit sabihin mo pang kapag ka nagkatrabaho ka, who cares? Diba? Eh kung maganda naman yung partner na ibibigay sa'yo, when I say maganda, ibig sabihin almost perfect. Diba? Mabait na, maganda pa, all in one. Na kapag ka binalikan mo itong mga nambasted sa'yo, ay walang panama si ganito, walang panama si ganyan. Talagang the best pala yung inihahanda para sa akin. 'Di ba? Ang pinahihintay lang pala ako ni Lord. Kaya wag mong masyadong pinag-iisip 'yan. Focus ka na muna sa pag-aaral mo. Ayan, kapag ka darating, darating. Kapag ka masyado mong laging hinahanap, eh yun nga, para kang nagtataboy ng iba sana mga potential na mga kaibigan. Oo, tsaka hindi naman lahat ng ano no, babae diligawan. Huwag ganun. Oo, huwag kang ganun katulad nung kakilala ko hanggang ngayon. Diba, wala pa rin siyang jowa kasi nga, at wala nang medyo dumidikit sa kanya. Ma-share ko lang ng konti, walang dumidikit. Kasi nga, lahat na lang ng babae na palapit sa kanya, iti-chismis niya, naging close sila nito. Naging, alam mo yun, masyado na naging gutom, diba, sa atensyon ng isang babae dahil sa ganun niyang attitude. Diba? At hindi rin maganda yun. Makipagkaibigan ka lang. Masarap yung maraming kaibigan. Diba? At doon ka na lang mamili kung sakasakaling meron ng special talaga sa inyo na mamamagitan. Huwag mong pilitin, masakit yun. Kamusta naman ang reputasyon ng mga dumadami ang listahan ng mga pangalan ng mga baby girls na nan-reject sa kanila? Yan, beshi, ingatan nyo rin. Kailangan maikli lang yan. Sa mga kapamilya natin na mga tatay dyan na natuwa doon sa sinabi ko, baka literally nyo ha, sabi kasi ni Bettina, pagka hindi na tama, mga liwa. Baka, kaya pala natuwa si Popoy doon sa sinabi. Hindi mga liwa. Oo, pag hindi na tama, mga liwa. Ay, kumaliwa ka pamina. Oo, ay kumaliwa pala. Ayan. 6:10 ang oras natin sa Bongo Lakis. Ang pangiting ganun din ibig sabihin eh. Mm-mm. Talaga ba? 6:10 na?
Ay, hindi, ang date pala natin. Gabi na pala. Ang date natin ngayon. My goodness, gabi na mga kapatid. Ano ba yun, ba't ginabi tayo? Saan ba kayo? Saan ba kayo ngayon? Nasa London six kasi ako po. 6:10 na sabi ni Bettina. Sorry ha. Morning pa ba dyan? Gabi na kasi dito. Sorry ha? Guys. Iba kasi yung oras namin dito eh. Sorry. Anong oras sa inyo dyan? Balita ko 1:32. 12 ano dito sa akin? 12:42. Sira kasi yung oras ako. Ano, sa ibang lugar battery, ka rin pala. Yes. Sa iba dyan, anong dito oras na sira yung relo mo? 6:10. Ayan. Ah, 6:10. Tangkad ah. Konti na lang, 7-footer na. Si Makoy nga, nasa New Zealand nga si Makoy eh. 5:10 sa kanila. Oh. Kaya kayo guys, malalaki na kayo, i-chat nyo yung mga orasan ninyo. Kanya-kanya na tayong tingin. Wow. Yung mga cellphone naman kayo, bahala na nga kayo. Kaya simula ngayon, hindi na po kayo magta-time check. Correct. Ano ba? Dagdag pa sa trabaho namin, nakakaloka. Ang sabi nando sa ano, ang sabi nando sa mga kontrata natin, magbigay ng advice, hindi ng oras. So, kanya-kanya na po tayo yan. Yan. Wow, ang bagang beginner. Unless my sponsor. Diba? Ay, siyempre magbabanggit kami ng oras. Pwede, pwede yan. Okay, sabi tuloy ni ABS-CBN, wala na kaming oras sa inyong dalawa. Bye. Wow. Biglang alis na kayo. Bukas na ulit tayo magkita-kita. Correct. Pero patikim natin sa mga kapamilyang kamorkada natin ang drama special natin bukas. Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Napag-usapan na kasi natin yan nung una pa lang, di ba? Hindi ko alam kung bakit kailangan natin pag-usapan ulit kung parehas tayong nagkasundo na kontento na tayo sa ganitong sitwasyon. Eh kung hindi pala okay sa'yo, edi sana noong una palang umayo ka na. Hashtag Dear M.O.R. Kabaliwan. Nako, mukhang mahaba-habang usapan tayo bukas, Bettina. Marami na naman mababaliw sa kwentong yan, kaya iset nyo na yung mga alarm ninyo. Basta ang balita ko, 1:34 na sa Pilipinas, guys. So kami dito, 6:15 na po. Ayan. So, 6:15 na. Abutin kaya tayo bukas sa mga 6:15 ulit? Feeling ko. Kung nandito pa rin ako sa mundo ko ngayon, ha? Baka bukas, bumalik na ako dyan sa Earth. Okay, see you again tomorrow. Alam, may walang fight nagpatalo. Of the walang nagpatalo. Sa laban na to, paramihan ng ano, bato-bato peak. Okay, sige guys. Bukas ulit. Magsasama-sama tayo alas 12 ng tanghalian. Basta wag na wag niyong kakalimutan na suportahan niyo po sa darating na eleksyon yung tatakbo kong mag-anak. Ayun din. Sa Spotify, ang Dear MOR, the Dear MOR podcast. Ganyan. And sa Apple Podcast, sa YouTube naman, MOR Entertainment. Pahanap na lang po doon. Ayan. Mula dito sa General Santos City, ako po yung nag-iisang ate girl, ate mong maganda, Bettina Briones. At syempre, mula naman dito sa Marikina City, Metro Manila, ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Bukas po ulit, magkita-kita tayo. Stay safe, stay healthy, and of course, kahit ano pa nga po ang mangyari mga ka-family, please stay happy.